Hi guys, welcome to my channel. So maraming nagtatanong sa akin paano daw mag-apply or ano yung requirements pag nag-apply dito sa Taiwan as caretaker or caregiver. First qualification, age 23 to 40 years old kapag first timer, then 23 to 43 years old kapag ex-abroad or ex-Taiwan. Height 150 cm at least pataas, 50 kg weight pataas, then at least high school graduate. Yun. Sa agency, ano ba yung apply ako agency? Ayan. SSJ, Overseas Manpower. So pag naghanap yung agency, dapat yung accredited ng POEA. So yun, requirements, first is passport. Kailangan nyo ng passport, UMID ID, birth certificate, marriage contract kapag kasal kayo, NBI, TOR or diploma, Form 137. Then, pasan nyo sa agency. Yun. Kapag napasan nyo na yung requirements nyo, then kapag tinawagan kayo ng agency na for medical, so kailangan nyo mag-medical first. Experience ko noon, yung first medical ko is nag-unfit siya. Nag-unfit sa x-ray kasi may nakitang small spot dun sa x-ray ko. Pero hindi naman siya malala. So, nag-remed ako. Nagawa naman siya ng paraan. So, nagawa siya ng waiver. Kasi pagdating mo naman dito, may medical ka kagad. Lalo ngayon may pit. So, medical. So, nagawa siya ng paraan. So, umokay yung medical ko. So, yun. After medical, magti-training na kayo niyan. Depende kasi sa agency kung saan kayong training center ilalagay. In my case, 3 weeks ang training ko noon. Oh, 3 weeks. As Monday to Friday training din. Saturday, Sunday, uwi. Uwi ako tapos balik-balik na yun ng training center. So, yun. About doon sa training, ang ituturo sa inyo is luto. Yung luto dito kasi iba yung luto sa Pinas kumpara dito, iba sila ng taste. Then Mandarin yung salita nila, dalawa yung salita dito, yung Mandarin saka Thai. Yung Thai yun yung mga native, yung mga mostly matatanda, yun yung mga salita. Then yung proper pagbuhat, pagpalitan diaper, paglipat ng pasyente sa bed to wheelchair, then wheelchair to CR pag maliligo or something, then transfer. Yung proper, kailangan nyo malaman yun doon sa training. So, dapat nakapokus kayo doon kasi magagamit nyo talaga yun. So, after ng training, may ano kayo nyan, may exam. Ako noon is oral conversation kayo nyan. Oral conversation. Then, after noon is yung training nyo nung kung paano magpalit ng diaper, paano yung proper para di hassle. May ano kasi yan, pag di mo talaga alam yung tamang pagpalit ng diaper, mahirap sa una. So, kailangan malaman mo yung step by step para mas madali yung trabaho mo. So, kailangan mo matutunan yun. Kasi after ng training, may training yan. Ay, may exam. Oral sa actual. Tapos NGT. Sa NGT, that time, ano yun, step by step, one by one kami nun. So, doon ako nakapokus. Kasi, masyadong sensitive yun sa NGT kasi yung tube nun, hindi mo pwedeng hawakan. Kailangan naka, gloves ka nun. So, basta focus ka doon. Basta focus ko sa lahat. Kasi, yung training na yan, magagamit mo naman. Mag-aralan mo yung mga basic Mandarin. So, para pagdating mo dito sa Taiwan, hindi tayo ang at least basic alam na natin. Kasi mahirap yung pagdating mo dito, hindi mo alam yung salita, hindi ka makaintindihan. So, mahirap. Yun, tapos, training OWA. Ako nun, after training OWA na ako. OWA ko nun is 2 weeks. Yan, 2 weeks. Mandarin class, parang ganun. After nun OWA, may exam ulit. Yung oral conversation, kayo nyan. Then, after nun OWA, P2. After P2,
Tuturo sa sabihin, ang tuturo lang naman dyan yung mga bawal at mga hindi pwede sa Taiwan, mga pwede at hindi pwede, yung culture, ayun, after TECO, visa, waiting ka na lang ng flight details mo. So kapag tinawagan ka na ng agency mo, at piperma ka na ng contract, doon sa contract mo, nakalagay doon yung basic salary mo, plus OT, yung name ng pasyente mo, yung name ng employer mo, saan sila nakatira, address, kung ilan sila sa bahay, kung ano yung duties mo, kung ano yung gagawin mo doon. Tapos sa about doon sa salary, pagdating nyo dito, pag first timer, pagdating nyo dito, ang 1 year nyo, every month, magbabayad kayo ng 1/8 sa broker nyo, sa agent dito. Every month yun, 1/8 for 1 year. Then next, second year nyo is 1/7. Then the third year is 1/5 for 3 years. Then kapag na-renew naman na kayo ng amo nyo, magiging 1/5 na yun. 1/5 for year. Every month yun na. So yun. So, mas maganda kapag kinausap nyo yung amo nyo or pag na-renew kayo, ano na kayo, direct card para sila na lang magbayad ng broker's fee. Malaking bagay din. So, good luck. As of now, gawa ng pandemic, ang alam ko, kailangan ng pag nagpunta kayo dito sa Taiwan, pag natanggap na kayo, may employer na kayo, kailangan nyo pag sa Pinas, kailangan nyo ng PCR at least 48 hours before the flight. Then, pagdating nyo dito ulit, PCR kayo yung medical. Quarantine kayo. Yung quarantine, not sure kung employer or employee ang magbabayad. Hindi ko sure. Kasi, bago pa lang. Ngayon pa lang tumatanggap yung Taiwan. Nag-open border na sila. Last February, I think. So, yun. So, sana makapasok na kayo ulit dito kasi as of now, April, medyo dumadami ng konti. So, medyo naghihigpit sila ngayon dito sa Taiwan. So, sana makahabol kayo. So, isa pang paalala. And, kapag mag-abroad kayo or pupunta kayo dito sa Taiwan, kailangan nyo magbawal ng maraming pasensya. Kung nahirapan po kayo, please always remember why you started. Yung bakit pa kayo nag-abroad. Yun lagi yung isipin nyo pag... So, guys, magbawal kayo ng maraming pasensya. Kailangan nyo yan. Pag magpunta kayo dito sa abroad or sa Taiwan, kailangan nyo maraming pasensya. Kasi sa mga alaga at sa mga amo, madadatnan nyo. So, laban lang, guys. So, good luck.